Naranasan niyo na bang masingkaw? Ano may singkaw? Pamatok. Yung pamatok is actually the term Tagalog para sa yoke. Alam niyo yung yoke? Yan, yung yoke na yun yung ginagamit sa mga hayop na they will pull the cart or they will pull the plow. Yun, sila yun. Yoke ang tawag natin doon. That's why tinatanong ko kung naranasan niyo ng masingkaw. Okay? Let me tell you a story about that, okay? Ang istorya is meron pong mag-ama na bigla na lamang nakita ng pare na yung tatay ang nakasingkaw. Tapos yung anak hawak-hawak niya yung pang-araro. Tapos, why are you doing that? Ganong klase. Why are you doing that? So, sakalang nalaman nung pare na sa kanila pala galing yung malaking donasyon papunta sa simbahan. Tapos ang sabi niya, so bakit hindi ikaw ang nagdala? Diba? Bakit hindi ikaw ang nagdala? Yan. Wala po kaming damit na isusuot. Yan ang bali. Pero kaya siyang nakasingkaw, simply because they sold. Binenta muna nila yung kanilang kalabaw para maibigay nila sa simbahan. They believe that God will bless them even more. So nakakatuwa na they are willing to let go of their possession, pangtrabaho, na sila muna yung magtatrabaho. Yan, ang tawag dun talagang they were yoke. Diba? They were yoke. Kumbaga, just to be able to earn na makabili ulit sila ng bagong kalabaw. O bago ba? Or kalabaw na pang-araro. So, why am I telling you that story? Kasi the yoke of Jesus is easy and the burden is light. So, why are we talking about yoke? Siguro, I would like to tell you that inevitable ang yoke sa ating buhay. Ang nasa yung mga kamay kung ito ay papasanin mo o hindi. Diba? Kasi all of us, we're actually in a way, we are asked to carry our crosses. Yung yoke natin, yun yung ating mga crosses na kailangan nating pasanin eh. Pero ang nakakatuwa, pag sinabi na po sa yoke, and then Jesus is inviting us to carry his yoke, ang sabi niya, come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Diba? Take my yoke upon you, yan, and learn from me. For my yoke is easy, my burden light. So what does it mean? Yan. So alam niyo, another kwento, meron pong isa naman na merong bumabiyahe na siguro kariton na lang, may bumabiyahe pong kariton. Yan, pagkatapos meron po silang nakitang mama na bitbit naman yung kanyang malaking bagahe, bitbit niya talaga sa kanyang balikat, di ba? Kumbaga yung karwahe, yung kariton na may kabayo, di tumatakbo, nakita nila yung mama. Naawa yung kutsero o yung may-ari, di ba? Halika, sumakay ka na sa amin. This, yung mamang may bitbit, talaga namang sumakay siya. Yan. But you know what? Nung nakasakay na siya sa karwahe o sa kariton, ang napansin nung kutsero o nung may-ari, bitbit niya pa din yung kanyang burden, di ba? Yung kanyang sako, bitbit niya pa rin. Hindi niya binababa, di ba? Yan, that's the problem. Diba, nakasakay ka na nga, tinulungan ka na nga, gusto mo na lang bali na makatipid sa biyahe, diba? Pero hindi eh. Kung sumakay ka para marilive ka sa burden, pero hindi mo binababa yung iyong bitbit. So what you should have done is actually bring it down. And that's what actually Jesus is saying. The truth is, yung yoke ng panahon ng ating Panginoon, dalawa po yun. Dalawa, kumbaga magkakabit po. Kaya when you take the yoke, yung sinasabi ni Jesus, obviously, nandun siya sa kabila, ikaw yung nandun sa kabila. So, yan, kaya, the burden is light and the yoke is easy kasi may kasama ka. So, yung tinulungan ka na nga, ayaw mo pa rin ibaba. Okay na, bahala magpaliwanag dun sa kwentong yun, ha? Parang nakakalito lang. Pero, again, the yoke that God is giving you and me are part of life. Yan, kumbaga kung papaano natin ito bibitbitin ay nasa ating mga kamay. So my prayer is, Jesus is the one offering that yoke. Take it.
take it. But when you are with Jesus, the best thing to do is when we rest, you put down the burden, or better yet, you give it to Jesus, you surrender it to Him, and let Him comfort you. That while you are resting in Him and you have put down your burden, it is the Lord Jesus that will give you rest and strength and be recharged in His presence. Amen? Yes, you are yoked with Jesus. But that's a welcome thing, actually. It's better to be yoked with Jesus than to be yoked by the world. Oh, yes. Yes, with Jesus, you are sure that He wants the best for you. So He will give you the strength that you need to carry that burden. Amen? When that is happening, enjoy Him. God bless you. Enjoy yourself. Enjoy your day.